Nakalabas na ng ospital ang basketballistang si Jeron Teng matapos magtamo ng tatlong saksak sa katawan matapos masangkot sa gulo madaling araw noong Linggo sa may BGC Taguig City. Sa sulat kamay na sinumpa ang salaysay ni Teng, sinabi niyang pinagdiskitahan sila ng grupo ng mga sospek na nakilalang sina Edmar Manalo Lacanlale at Willard Basili. Ininsulto at binastos daw sila ng mga sospek. Sunod na nakita raw niya, sugatan na at binugbog na ang kasamahang si Thomas Christopher Torres. Nang mamagitan daw si Teng, siya naman ang sinuntok at inundayan ng saksak. Sa ilang cellphone video na nakapost sa social media, makikita ang nakikipagsuntukan si Teng kay Lacanlale at isa pang kasamahang sospek na si Willard Basili. Halos ganito rin ang salaysay ni Torres. 4 hanggang 6 na tao raw ang bumugbog sa kanya. Nakita rin niya nang saksakin siya ni Lacanlale at Basili gamit ang ring knife. Sa salaysay ng kasamahan ni Teng na si Lorenzo Navarro, narinig daw niyang sinigawan sila ng grupo ng mga sospek ng Idol sabay insulto sa kanila. Lumapit daw si Torres sa grupo para kausapin pero bigla na lang itong pinagsusuntok ng mga sospek. Ganun din daw ang nangyari kay Teng. Batay sa mga dokumento mula sa ospital, sumailalim sa surgery si Teng, ang dating De La Salle Green Archer na ngayon ay naglalaro sa Alaska team sa PBA. 3 malalalim na saksak raw ang tinamo ni Teng. Muntik daw yan tumama sa kanyang baga, puso at bato ayon sa tweet ng sports columnist na si Kinito Henson na dumalaw na raw noong Linggo kay Teng. Naka-confine pa rin si Torres dahil pinapagaling ang napunit na muscle sa braso. Sugatan din sa braso bagamat una nang na-discharge si Norbert Torres na dumalok sa inquest proceeding sa Taguig Fiscal's Office. Kita din sa mga litrato kung paano kinuhana ng sinumpa ang salaysay ang mga biktima at kung paano kinilala mga sospek gamit ang mga mugshot mula sa pulis. During the preliminary investigation, because of their waiver, nakakulong pa rin ho yung dalawa. And it also gives us an opportunity to seek not only justice against these two accused because meron pa hong mga ibang jando. Hinihintay pa ng PNP ang CCTV footage mula sa pamunuan ng Bonifacio Global City para malaman kung sino ang nagsimula ng gulo. Nananatiling nakakulong ang dalawang suspect sa Taguig Police Headquarters Jail. Chino Gaston, GMA News.